we are really in the same boat. Parang the same fears that the Filipinos as meron, ganun-ganun din po sa amin. Naging equalizer yung COVID-19. Parang kahit parang sa mga news po, makikita nyo po, ang dami na namatay na health workers namin dito. Even yung mga doctors po namin are desperate na parang soon, sabi nila is konti na lang, mag-fail na yung system. Even the politicians, hindi na nila alam kung anong mga sasabihin. Hindi na nila alam kung paano i-encourage yung people. So we are really in the same boat. So yun lang po siguro. Parang inisip ko nga po lagi, kung dito sa Italy sobra yung struggle, paano pa kaya kung nag-hit ito sa Philippines or sa ibang places na walang health system katulad ng nandito sa ibang bansa, or walang budget ng government na sobra yung tulong after yung... Meron po kasi nila pa sila ngayon na yung sa grocery, meron din. But hindi pa siya actual, but nakakalabas lang kahapon. They will give us 300 euros for grocery. Others will have 600 euros for the babysitters, yung para kasi yung iba kailangan magtrabaho and everything. So merong mga tulong. Yet, nandun pa rin po yung fear, nandun pa rin syempre yung hindi namin alam kung kailan ba matatapos at hanggang kailan kaya yung sustain. So, yun lang po. Isang thought lang din. Magandang araw o magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po uli si Elizabeth Tool po. Ngayong araw po na to, makakapanayam po natin ang isang kababayan natin na kasalukuyang nakatira sa Milan, Italy. Ang pangalan po niya ay Israel Masangkay. Yay! Salamat at napaunlakan mo kami ngayong araw na ito. Ilang taon ka na o gaano ka na katagal nakatira dyan sa Italia? 15 years old ako dumating dito. Now I'm 28 and always been here. So matagal-tagal na rin po. Ah, so talagang sa Italia ka na talaga nakatira? Yes po. So, third year high school ako nung pumunta, nilipat ako dito sa Italy, and then dito na po ako nag-aral, nakatrabaho, nakapag-asawa. Oh, wow. That's good. That's good to hear. Ang asawa na pangasawang ba, isang Pilipina? Italian citizen, pero Filipina. Ano ang iyong trabaho dyan sa Milan? Okay. This year, thank God, we opened an office. Bale, I worked in this office for 6 years dun sa, parang agency po siya na nag-help sa mga Filipinos kung paano nagpa-process ng mga documents. This year, we had that opportunity and then we opened our own office. Wow, congratulations! It's good to hear that. Okay, maraming, napakasarap pakinggan na meron tayong mga Pilipino na naging successful sa kanilang field or trabaho or business sa ibang bansa. Israel, tell us about the COVID-19 lockdown. Kasalukuyan na nangyayari dyan sa... Of course, it's happening around the world, but can you tell us more about what's happening with the coronavirus or COVID-19 lockdown there, specifically in Italy? Alright. Actually, super crazy na nangyayari. Kasi po parang 3 weeks ago, parang nothing is... parang everybody was living their normal lives. 3 weeks ago or 4 weeks ago, parang everybody was out, lahat is nasa labas pa and everything. And then suddenly, the government announced na lockdown. Partial muna, partial lockdown. And then, time goes by, at pataas ng pataas yung cases. Kinota lockdown po nila. Kami rin, bawal na rin kami pumunta sa trabaho, even yung mga Filipinos, mostly Filipinos, hindi na rin makapunta sa kanilang mga amo. Dating lang po na nakakatakot siguro is yung mga numbers of death, numbers ng how many people are nasa hospital ngayon for that. Yun. And then, yung normal lives, you have to try to adapt. Halimbawa, sa simpleng pag-grocery, like dati, 30 minutes, you're good. Ngayon, 3 hours. Last week po nag-grocery ako. 4 hours ako nasa labas. Four hours to dahil... sa haba ng pila. Sobrang haba po ng pila. Sobrang bale, haba parang, ng pila with social distancing. Yep. And social distancing and madami po talagang taong napunta. So, okay. Sobrang haba. Kumusta naman ang mga Filipino, mga kababayan natin dyan sa Milan? Yung iba that
yung nakapag-stay sa trabaho or people are used, yung mga amo po ng iba is ginagamit yung kanilang mga holidays para so may bayad pa rin sila this month. Okay. But yung mga clients ko po, katulad ng mga, kasi I work closely lalo na sa mga OFWs po natin. Madami pong tumatawag sa akin ngayon na walang mga trabaho. Thank God, meron po sa Milan or sa Italy na merong you can file yung ano unemployment. Then they will give you 75% of your ano salary. So you're good for 2 years kapag ma-apply mo 'yun. So, madami talagang mga nawalan ng trabaho, madaming kaibigan din po namin, mga nakukulang na rin siguro nasa pinaka last na yung mga savings nila, you know, kasi dahil nga suddenly bigla na wala yung work. Kaya yung... Tama, talagang napakahirap. Ito yung isa sa pinakamahirap na pangyayari sa tanang ng buhay natin. Inabot mo at inabot ko, that right? Ano ang sa palagi mo, ano ang ginagawa ng ating embahada ng Pilipinas para sa mga kababayan nating Pilipino nakatira diyan sa Italia? Meron lang po silang nilabas na isang survey, parang job displacement survey. Mm-hmm. So yun lang po yung umikot sa Italy, sa Milan, sa mga OFW. So parang I don't know kung ano pong gagawin nila sa data na yon, but I think that's an initiative para malaman kung ilan yung mga nawalan ng trabaho, ilan yung mga nangakailangan. So yun po, at least may initiative po ang Philippine Embassy natin. That it's good to hear na meron silang mga initiative na para sa ating mga kababayan. Yes. Ano ang nararamdaman mo sa panahon na ito, Israel? Personally, ano ang iyong nararamdaman? Well, hindi ko pwede sabihin na walang takot kasi lagi naroon. Hindi namin alam. Siguro the fear po is yung hindi mo alam kung hanggang kailan yung... Totoo. Yung that's tatagal. True. Siguro for now, we're good. Pati yung office po namin, nag-go on kahit online working, smart working, by home and everything. That's good to hear, yes. But it cannot sustain po in the long run. So, we are praying, we are hoping talaga na matapos immediately, as soon as possible. Ayan po. That's what we're feeling, kami at ang asawa. Ayan. Okay. Ano ang mga do's and don'ts para sa mga mamamayan dyan sa Italy during the lockdown? Merong hashtag na pinauso ng government, Io resto casa. Sa English, is I stay home. We stay home. Yun lang yung pinaka-ano nila, the don'ts na stay at home only for necessary things like work, grocery, and some medicine. So, yung tatlong bagay na yon: pagkain, yes. Trabaho, at medisina. Yes. Kapag trabaho, it means yung mga tao kailangan magtrabaho. Pero yung mga things na katulad po namin or yung mga sa bahay nagkatrabaho katulad po ng mga OFWs natin, hindi siya kinakount as necessary talaga. So, stay at home talaga yung ano nila. And then yun, social distancing. That's right. What's crazy is hindi po dito obligado magkaroon ka ng mask and gloves. Okay. Bakit daw? Yun nga po ang hindi namin, kasi the first na inano po nila is yung mga may mask are for the people na merong sakit. So, kung wala ka namang sakit, you don't wear mask. Pero, well, ngayon po, nung last week ako lumabas, everybody is wearing mask. Ako din po nung lumabas ako, I have mask, full gear, gloves, and then naka-hat pa and everything para talaga safe. And then, social distancing. Yun po yung mga do's and don'ts. Ano ang mensahe mo para sa ating mga kababayan? Respetuhin natin yung mga ano ng gobyerno, mga babala ng gobyerno. Laging stay updated sa news, sa mga dekreto or sa mga laws na nilalabas nila ngayon. And siguro it helps a lot to connect with others. To connect with other friends, families. Kami po as a... Ako po kasi part ako ng JL community, Jesus the Lord Church. So that community helps me a lot. So parang dalawa lang kami dito ng asawa ko, pero every time we have that life groups, mga online groups that we can connect, we can talk to each other, how we are feeling. So that's one of my advice sa mga Filipino na stay connected. That's true. Talagang ang laking tulong ng ating social media, right?
paano na lang mga kapanahunan na mga kapanahunan ko na wala mga kapanahunan ko na wala pang social media kung itong bagay nito ay nangyari. Yeah. Hindi ko alam how kung ano yung ginawa namin, how we could have dealt with that. Ano ang iyong hopes and dreams, is Israel? But yun po, as Christian din siguro, my dream is talagang malaman ng lahat na government and economy and everything is parang those are unstable things to hold on to. Pero kapag ang Panginoon ang ating nagtitiwala tayo sa Lord, and ang Panginoon ang ating pinagkukuhanan ng kalakasan, yun, very safe ground na we can hold on to Him all the time. Amen to that! It's so good to hear that. I totally agree with you sa nangyayaring ito. I think meron tayong binigay sa atin ng Panginoon na aral. Yung mga taong siguro nakakalimot sa Kanya ay kailangan magbalik loob sa Kanya. At kasi sa siya na talaga ang ating Panginoon, ang ating sandigan sa mga ganitong pangyayari. To share us, that's interesting about the lockdown in Italy and whatever is happening there. One thing that nakikita po namin sa buong Italy is meron yung parang, kasi po, you have to know that Italians are, or parang kung ito yung family ko and ako na bahala doon. Yan ang family mo, ikaw ang bahala dyan. But now, we are with, I mean, the Italians and the Philippines, that people that are nandito po, we are rediscovering yung joy of sharing to each That's other. That's good to hear. Yes. Halimbawa po sa, lalabas lang kami sa terrace, yung iba na kumakanta, yung iba, every 6 p.m. meron silang pinapababa yung, ano tag doon, yung national song of Italians, o kaya anything that will, yung bang nakaka, parang to remind that they are not alone. Yung nakita mo yon at ano ba naman mo dun sa mga taong kumakanta sa balkonahe? I think it's a very ano po, napaka unusual sa mga Italians. Parang totoo yun eh, they're a little bit ano on their own, so to see these people talagang reaching out to each other, it's amazing, nakakatawa po tingnan din. So something positive in this very negative time, so very good. So talagang lumalabas din ang kabaitan ng isang tao o ng mga tao sa mga ganitong sakuna, no? I think ito ang isang bagay na natutunan natin sa panahon ng krisis na ito. That's true. Okay, maraming salamat, Israel, sa for sharing your thoughts and for sharing your fears and even your dreams dito sa ating YouTube channel. Isang prayer ko sa iyo is to have a good life, long happy life with your wife and of course future children, future yes. bambinos and bambinas na yes. sana matapos na itong panahon na krisis na ito at maging maganda ang iyong buhay. Mabuhay ka! For watching, please follow and subscribe to my channel Elizabeth Tulfo and press the bell to get notified for new videos. And most of all, stay safe and God bless.